Health Department sa publiko na magdoble ingat sa sakit na dengue. Libo-libo ang itinaas na mga kaso niyan ngayong taon kumpara noong 2023. Narito ang report. Sa datos ng Department of Health, umabot sa higit 10,000 ang kaso ng dengue mula Enero hanggang Hunyo. Mas mataas yan sa higit halos 76,000 na kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Nakapagtala rin ng DOH ng 233 na namatay dahil sa dengue ngayong taon. Pinakamaraming dengue cases sa Baguio City. Sa tala ng kanilang City Epidemiology Surveillance Unit, mayroon doong mahigit 1,500 kaso ng dengue mula Enero hanggang ngayong buwan. 5 barangay ngayon ang binabantayan sa Baguio. Maging ang ilang atleta sa palarong pambansa, tinamaan din ng dengue. 7 sa mga atleta ang dinala sa Cebu City Medical Center na discharge ng karamihan sa kanila. We only have 2 remaining patients now. Both of them are dengue. One, the platelet count is still down, but the other one will be discharged anytime. Ayon sa mga doktor, posibleng hindi sa Cebu nakuha ng mga atleta ang dengue. Nagkalagnat na raw ang ilan sa mga bata bago pa man dumating sa Cebu. Payo ng Health Department sa publiko, sundin ang 4S para maiwasan ang dengue. Ang search and destroy o paglilinis ng mga lugar na posibleng pamugaran ng mga lamok. Ang self-protection measures o pagsusuot ng mga damit na may mahabang sleeve at paggamit ng mosquito repellent. Ang seek early consultation o agarang pagpapatingin sa doktor kung makaramdam ng mga sintomas. At ang support fogging or spraying in hotspot areas o pakikiisa sa mga otoridad sa fogging sa mga lugar na maaaring pagsimulan ng dengue outbreak. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.